What's up guys, it's me, Nato the Explorer again, and welcome back to my channel, and Nato the Explorer. And before that, don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell, yan, para lagi kayong updated sa aking channel, and upcoming premiere and live streams. And before that, once again, maraming salamat sa sumuporta ng last premiere ko sa pumunta kami ng clinic na aking alaga. Maraming salamat. And before that, at meron po tayong panibagong segment, what we call the table napkin folding tutorial. Yan, thank you. Yan po yung ating bagong segment ngayon. Bukod sa Arabic lesson, yan, meron po akong panibagong niche or content na gagawin para maibahagi din naman yung aking knowledge sa aking industry na kinabibilangan. And before that, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa aking channel. And sa mga views and sa mga watch hour na binibigay nyo sa akin, mga time na ginugol nyo, mga spare time nyo. Yan. Maraming salamat. Wala akong pagsigla ng tuwa sa pasasalamat yan. And before that, bago tayo magsimula, and once again, don't forget to subscribe, like, and share this vlog, and hit the bell button. Yan. Thank you so much. And start na tayo sa ating lesson for today. Yan. At panibagong knowledge na naman na ituturo ko sa inyo. Okay, guys, start na tayo. Hello guys, welcome back. Ito po yung ating guest napkin. Kailangan po kasi sa guest napkin is malinis at kailangan symmetrical yung pagkakagawa niya. Kasi kung hindi siya symmetrical, hindi siya magiging consistent yung kanyang pagkaka-fold. Okay? Ang ating unang fold number 1 is pyramid. Yan. Madali lang po yan. Kahit sampung setup, makikita nyo po siya. Pag mabilis ang setup or bigla ang guest, additional guest, ito yung ginagawa ko. Then, yan. Start na tayo sa ating fold. Yan. First step, yan. Kunin natin yung gitna in triangular ng isang guest napkin. If we have design yung ating napkin, kailangan lagi siyang ipaprioritize. Kailangan lagi siyang naka-indicate sa harap ng guest. Yan. Ang pag may design ang guest napkin, kailangan nakikita ng guest kung saan siya nakaupo. Yan. Step 1, kunin ang gitna in symmetrically in triangular shape. Yan. Hatiin natin. Yan. Laging uunahin natin pagka magpo-fold tayo, laging titignan yung gitna, center and symmetrical position. Yan. Then, step 2, kunin ang magkabilang dulo at hilahin siya papuntang gitna. Gitna. Yung kabilang dulo. Yan. Laging nating titignan yung symmetrical tawag nito, symmetrical part ng napkin. Yan. Step 3, baliktarin po natin siya. Yan. Ito po yung may result niya. Lagi nating titignan yung magkabilang side. Then, hatin po ulit natin sa gitna in triangular form. Yan. Then, fold po natin. Papaganyan. Yan. Ito po yung pyramid. Ito po yung ginagamit ko pag mabilisang setup at may biglaang additional packs sa isang restaurant or isang event. At yan po. Simple. Kahit saan po siyang setup, kahit saan setup po siya makikita. At napakadaling at mabilis na gawin. Tapos, meron po siyang isang, pag binaliktad niyo po siya, meron pa isa siyang fold na tawag. At kung kayo yung medyo nauumay na sa pyramid, yan, pwede po natin siyang baguhin. Yung pabaliktad naman yung kanyang fold. Yan. Ganito lang yan. 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 Ang tawag po sa fold na yan is butterfly.
po itsura niya. Butterfly. Ang purpose naman yan is dito nilalagyan ng soup bowl. Yan. Example yan. Ganito. Medyo malaki yung soup bowl natin. Pasensya na guys. Yan. Yun po yung purpose niya. Yan. Para hindi boring yung ating soup bowl na nakalagay sa ibabaw ng plate. Yan po yung purpose niya. Imagine na natin yung maliit yung bowl. Yan. Or, yan. Or, gantuhin na lang natin yan. Yan. Butterfly. Palagay po yan sa plato. Fold number 2. Yan. Ito is sa mga simpleng fold natin. Commonly fold, napkin fold, na malipit natin makikita kaysa ang setup. Ang ito, bishop's hat. Yan. First, yan, ito po yung ating napkin. Yan. First, step 1, hatiin po natin in rectangular form ang ating napkin. Yan. Lagi nating check yung magkabilang side, magkabilang point, and symmetrical form. Yan. Then, kung meron po siyang design, lagi po dapat siyang nakalabas. Paano natin mapapalabas ang design sa bishop's hat? Halimbawa, ito po yung design. Yan po. Ito po yung design. Kailangan po siyang nasa ilalim in the left bottom. Yan. Ibig sabihin po, yan. Left bottom. Yan. Left part of lower part of napkin. Then, hilahin po natin itong right upper upper part and lower lower part ng left lower part ng napkin na hinatiin natin. Then, pagtali po natin sa gitna, center. Yan. Yan po yung may itsura niya. Yan. Nasundan nyo ba ako, guys? Yan. Then, baliktad po natin. Hawak po natin tong dalawang taas. Ito po yung kalimitang ginagamit ko sa aming setup. Then, itong portion to, hatiin po din natin sa gitna. Yan. Bali, iiwan po natin itong left part ng napkin. Then, hawakan po ulit natin sa taas. Then, yan. Yan. Iwan din po ulit natin itong, kailangan maiwan po ito na nakalabas. Itong opposite side, the lower opposite and upper, outer, inner opposite and outer opposite. Yan. Then, hilahin po natin ito pababa. Ito, first. Then, kunin po natin itong center, itong isang part na to, itong right part, center. Hatiin po natin ito. Yan. Yan. Nasundan nyo ba ako, guys? Then, balik po ulit natin ito para maipit po itong part na to. Yan, para ma-tuck in. Yan. Then, kunin po natin itong lower part. Then, baliktarin po natin. Medyo mahirap, medyo komplikado. Kasi, ganito talaga pagka nag-fold ka ng napkin. Medyo komplikado sa una. Pero, pag nasaday ka na, mabilisan na siya. Yan. Then, hatiin po ulit natin itong part na to. Tapos, i-tuck natin dito. Yan. Kunin po natin yung center nito. Then, yan. Ayusin natin. Yan. Ito po yung magiging itsura niya bago nyo siya bukahin. Then, rules sa mga cylindrical fold. Make sure na sa ilalim po siya hahawakan at bubukahin. Yan. Tapos, kung nasaan po yung design, kailangan nasa harap ng guest. Yan, ito po ang magiging itsura niya.
Yan. Yan. Pag mabilisan, ulitin po ulit natin ha, para masundan ulit ninyo. Kasi medyo komplikado. Yan. Dali natin sa na. Yan. Kasi pagka once na nagpo-fold kayo ng napkin, kailangan ay sa inyo bago kayo pumunta sa isang step. Sa isang step. Hatiin natin sa gitna. Pasensya na kasi medyo hindi symmetrical ang pagka-cut down ating napkin. Kaya medyo nahihirapan tayong mag-form na isang fold. Wala. Kailangan yung design ng napkin ay nasa harap ng guest. Yan. Ayos-ayosin natin. Fold number 3. Isa sa mga basic din na nakikita natin sa isang setup or dining area na malimit gamitin. At ito yung candle. Yan. May dalawang purpose ang candle. Isang panlagay sa baso at isang pambalot ng utensils. Unahin po muna natin yung pambalot ng utensils. Yan. Then, hanapin ulit natin yung may design. Ito, yung may design. Para kasi magandang tingnan sa guest. Yan. Hatiin po ulit natin in triangular form. Triangular fold. Yan. Kailangan laging, pagka mag-grasp po tayo, laging nasa ilalim ito. Yung triangle. Nasa ilalim lagi yung design. Yan. Laging hanapin natin yung center. Yan. Then, fold natin. Papunto. Yan. Balita rin natin. Yan. Ayusin natin. Then, fold natin in 3/4 yung ating then kunin natin yung ating utensils or spoon and fork in Arabic, Malaga and Shuka. Yan. Fold natin yan. Yan. Kung merong dinner knife, isama nyo na rin. Kaya lang, medyo mahirap din ayusin to. Yan. I-roll lang po natin yun. Ito yung natutunan ko sa isang hotel na pambalot, pang-wrap ng utensils kung wala silang ginagamit na ano. Ito yung pambiglaan din. Yung mga pambiglaang bisita, pandagdag box. Yan. Tapos, so natin ito dito para malaktong ano, para hindi masyadong magalaw. Ito na po yung kanyang ito. Kanyang ano. Yan. Pali, ito po yung ginagamit ko sa pag-wrap ng utensils para hindi masyadong madumihan. At double purpose na rin. Meron siyang gamitin yung guest na pang linis ng face niya, pagkakain siya. Tapos, para sa protection ng utensils para hindi manan mga likabok, dumi, saka mga ano. Yan. Fold number 4. Ito po yung candle pa rin na palagay natin sa baso. Yan. At ganun din yung process. Yan. Tupi uli natin dito. Then, balik na rin natin. Yan. Tupi natin yung 3/4. Yan. Ang pagkakaiba lang niya, wala siyang utensils. Yan. Ganyan. Roll uli natin. Yan. Patay. Kailangan laging medyo meticuloso tayo. Kailangan laging yung tawag nito sensitive sa paggawa nito kasi sobrang kailangan yan, medyo maarte tayo, malandi yan.
Maladi ang ating kamay at ating imagination. Yan. Ganto din ang process yung paggawa. Yan, teka lang. Ayusin natin bago natin susok. Yan. Yan. Ito po yung candle. Yan. Candle. Itas-tas natin para nakita. Yan. Yan po yung candle. Or, pwede po minsan ginaganyan nila yan para makuha atensyon ng lulo. Fold number 5 naman po natin is fan with stand. Yan. Ito po din po yung sa mga common na ginagamit natin is either sa plate or sa baso. Marami pong klase ng fan na napkin natin. Pwede palagay sa baso yung fan with candle, fan with stand, yan. Single fan, double fan, three fan, and four fan, yan. Maraming klase. Pero dun muna tayo sa basic fan. Yan. At ito po yung klases natin, yan. Tupi po natin sa gitna. Yan. In triangular form. Yan. Then, ganyan, paharap natin yan. Then, ganyan lang. Fold lang natin. Ganyan. Ganyan na pag-fold ng standard fan. Ganyan lang. Hanggang ma-reach natin yung 3/4 part ng napkin. Yan. Yan. Okay na yan. Then, tupi na. Tupo yan. Yan. Medyo nabitawan. Yan. Kunin po natin yung gitna nitong part na to. Yan. Tapos nyan, kuha po tayo ng triangular. Tupi po natin yan. Yung pinaka-stand nyan. Tapos, ipit po natin yan dyan. Tapos, pagbuka nito, kailangan hawak po natin yung stand. Yan. Yan po yung fan with stand. Yan. Yan po. Okay guys, nakalima na tayong fold. At ito po yung ating last. Ito po yung mga basic na ginagamit ko sa mga pabiglaang event at common use at madaling gawin. Okay guys, ayan po, na-present ko po sa inyo yung 5 types of folds ng isang table napkin. At sana po meron po kayo natutunan kahit papaano dito sa aking vlog na to. Kaya na maraming salamat po sa pagtutok at yan. At sa susunod po uling vlog ko, yan, meron pa po tayong ibang ituturo kong na napkin fold. At ito lamang po ay basic lang sa mga beginner. At hindi ko naman po kayo pahihirapan. Yan. At maraming salamat po sa pagtutok sa aking vlog sa to. Don't forget, once again, please subscribe, like, and share this vlog and hit the notification bell. And maraming salamat po sa mga taong sumusuporta sa akin. At lagi po ako magpapasalamat sa inyo, sa mga mababait na kaibigan, at mga nakilala ko dito sa YouTube community ko. Yan. And shoutout po kay Mama Rizal Canoy and R.A. Wanderlust na napakabait, sobrang supportive, and Rob Canoy. See you guys and wait for my next vlog. And, not to explore. Signing off.